So, good evening po sa bawat isa. So, meron tayong mga dapat ipagpasalamat ngayon at yung mga binabati po natin dito, sila po yung mga una. Sa loob po ng ilang minuto ay nabati po natin sila and we are so excited tonight. No, kung meron po tayong mga dapat ipagpasalamat, napakahalaga po na lagi tayong nagpapasalamat sa Panginoon. Anak, ikaw, anong gusto mong ipagpasalamat o gusto mong i-share o thought of wisdom for today? Gusto ko i-share yung life of gratefulness, thankfulness. Kasi yung ibang tao ngayon, hindi nila nakikita how grateful, how blessed they are. Na sobrang pinagpapasalamat ko na walang may sakit, walang kapos, na sa sitwasyon na ilang buwan na lockdown, still si Lord nagpro-provide. Still si Lord inaayos yung mga bagay. Na sobrang na-amaze po ko na yung iba sobrang daming inaalala, yung iba nawalan. Okay. But yung life, sobrang blessed sa presence ni Lord. So, nakaka-encourage din kasi yung life mo, hindi na lang ikaw eh. Hindi lang yung buhay mo, iniintindi mo. Yeah. Na sobrang katulad nga po nung last night, kung may mga nakakita po nung my day ko, ang sarap sa feeling na yung life mo, hindi lang ikaw yung may nangyayari changes sa'yo, pati yung mga taong connected sa'yo. Na si Lord nag-move sa life nila kasi nakita din nila how the Lord works in your life. Kaya yung naniniwala at excited sila na paano din gagawin yun sa family nila. Okay. So talagang unstoppable talaga kapag observant ka sa mga nangyayari sa life natin, no? At saka hindi yung nabubuhay ka lang para sa sarili mo, yung gigising ka para sa sarili mo. Everything na ginagawa mo is all about yourself. So dapat meron talaga tayong dinadaluyan ang buhay natin, ang pagpapala ng iba. Ikaw, love, thought of the day ang pwede mong i-share? Lagi ko lang pinagpapasalamat sa Lord yung gift of life, saka gift of relationship, gift of family. Kasi kahapon, nung nag-submitting kami, nagkaroon ako ng opportunity na pag-sharing yung isa sa youth na galing siya sa broken family. Ang kagandahan lang nun, naayos yung mindset niya para matanggap. Kasi may mga times na pagka ganun ka, nasa broken family ka, tapos na-realize mo pa na yung iyong pamilyang pinagmulan, hindi maganda. Tapos, hindi rin maganda situation ng parents dahil nga broken. Tapos, nagkaroon siya ng realization sa sarili niya na pwede palang maayos. Mm-hmm. No? Nagkaroon ng opportunity, maganda na merong nakapag-share sa kanya para yung buhay niya, ayusin niya. So kaya, yun dapat lagi nating ipagpasalamat sa pamilya na meron ka. Although hindi siya perfect, pero naniniwala ako. Dahil may pangako ang Lord na ikaw at ang iyong sambahayan, maliligtas. So, aayusin ang Lord anumang gusot sa pamilya kapag ka merong isa sa family na mag-stand para ba siya yung may dala ng light para doon sa pamilya niya. Para maliwanagan ang mga naguguluhang pamilya. Tsaka talagang ang pamilya ay si Lord ang may disenyo. No, bawat individual ay merong pamilya at hindi mahalaga kung paano tayo dumating dito sa mundong ito. Hindi mahalaga kung kaninong lahi ka galing. Ang importante talaga dito, ano yung buhay na meron ka at paano mo ito ipamumuhay at paano ka magiging blessing sa family mo. No, bagamat dumating tayo sa mundong ito, maaring hindi perfect ang pamilya natin. May mga bagay tayong hinahanap, kagaya nga noong broken family. Pero hindi yun ang magdi-determine ng future natin. No, kaya talagang nakaka-excite kapag may mga bagay sa buhay natin na nangyayari talaga, na development and improvement. Ganun din sa buhay ko, ang message sa akin talaga ng Lord, and then pinamumuhay ko yung improvement. I never stop learning. No, gusto ko lagi ako merong matututunan everyday. And then meron ako napapractice everyday. Kasi walang kwenta yung natutunan kung hindi ko napapractice. Application. Meron siya talagang application. So, yun yung mga bagay na gagawa ko sa
buhay ko at yun ang gusto kong i-share sa inyo. Never stop learning. Huwag na huwag ka pong titigil matuto. Kasi pag nagsimula ka ng tumigil na ayaw mo nang matuto, ay ang kasunod po niyan ay kamangmangan na. No, kamangmangan na ang kasunod niyan. Pag tinigilan mo po ang matuto, magsisimula ka ng maging mangmang. Kaya po yung learning po natin talaga dapat lifestyle. And then hindi lang basta siya natututunan, kundi talagang nagagawa natin. But it is not just by head knowledge, but it is all about culture and practice na di-develop natin ito. So, ito po yung ano, ito yung mga pag-uusapan natin, no? That our life will become a blessing to many people. No, kung bibigyan ka ng ano, ng opportunity lang, ano yung bagay na gustong-gusto mong gawin sa mga tao? Halimbawa, pagkatapos ng lockdown na to, kasi itong lockdown na to, ang daming mga boundaries and limitations. At ang bawat individual, bawat pamilya, iba-iba yung response nila dito eh. No, meron pong mga nasa bahay, pero nag-e-exercise. So, ginagawa nilang fruitful and productive po yung kanilang buhay. Marami pong naglilibang. Hindi ko po alam kung ano po yung sitwasyon nyo sa family nyo, pero I do believe na pagkatapos po nitong lockdown na ito, kasi ito temporary eh, ano yung preparation na gagawin mo after this? No, ikaw lang, ano sa tingin mo? Ano yung after nito, ano yung preparation mo kapag ka nawala na itong pandemic na ito? Ano yung preparation mo? Ano yung talagang gagawin mo sa mga tao after nito? Siguro, ano, patuloy kong i-encourage yung mga tao na kinakailangan na, ano yun, na mahalin pa rin, una, ang sarili. Una si Lord at ang sarili. Kaya ngayon yung first and greatest commandment eh, love your neighbor as you love yourself. Mm-hmm. Kasi naniniwala ako, pag hindi mo mahal ang sarili mo, hindi mo mamamahal ang ibang tao. Pag hindi mo mahal ang sarili mo, hindi mo maiintindihan ang mga tao. Mm-hmm. So, parang ang gusto ko na sa pagkatapos ng pandemic na ito, yung bang makapag-encourage pa ako ng bawat pamilya na yung bang sumusuko na sa relationship, sa family, na parang hirap magpatawad, na parang hirap na magbigay ng another chance para sa minamahal. Kasi minsan, parang ayaw mo na eh, parang napagod ka na, parang sabi mo, lagi na lang ikaw ang nagbibigay, parang ganun. Mm-hmm. Parang gusto ko na bigyan ako ng opportunity na pumunta sa isang tao na nangangailangan talaga na ma-encourage siya na yung pasuko na, talagang parang ayaw na. Parang asarap kasi sa pakiramdam na makita mo yung isang taong pasuko na tapos biglang nagkaroon ng pag-asa na ay, kasi nakausap pwede pala ka. Ako kasi nakausap ako. Mm-hmm. Nakita niya through my testimony ay nagkaroon siya ng ano, ng kaliwanagan sa kanyang ano, dinadaan ng ano. Kasi lahat ng tao, aniwala ako may dinadaanan. So, ibig sabihin nito, ano eh, ngayon sa digital, pwede rin natin itong gawin. No? Ang mahalaga talaga, yung desire ng heart mo to help people. Pero, syempre iba pa rin yung, ano eh, yung personal. Physical. Physical. Kasi, meron touch yun eh, pwede mo siyang yakapin. Sige, kita mo agad ang reaksyon. Oo, nakita mo reaksyon. Unlike dito, pero nakakapag-minister din naman. Pero iba pa rin eh. Dito rin sa, ano, sa pag-chat mo, depende sa kausap mo, siya yung nagbibigay ng ano eh, ng emosyon. Mm-hmm. So, iba pa rin ka kapag ka magkaharap kayo, nararamdaman niya yung concern mo pag nakatingin ka sa mata niya, pagka nahahawakan mo siya, so, nararamdaman niya. Yung hawak. Diba? Yung hawak. Yung hawak. Talagang iba talaga pag may hawak eh. Ikaw anak, anong gusto mong yan? Ano yung gusto mong gawin? At yung preparasyon mo doon sa gagawin mo after this. As an individual, as part din ng family. Gusto ko lang po, ano, gusto ko lang mangyakap. Gusto ko na iparamdam how... Hindi ka naman maglalagay ng free heart. Hindi naman. Kasi ano eh, kasi nga, this pandemic eh. No touch. Iba yung, yung bang, ano, iba yung feeling pag nayakap, na beso, ganun. So, yun talaga isa sa miss na miss ko sa mga panahon na to, na
hanggang kala pastor, hindi po ako nakakapag-bless pagka galing sa labas. Galing sa labas kasi nga talagang ano eh, kumbaga limited sa touch. Pero isa rin kasi yun sa language of love natin eh. Bukod sa words, yung maramdaman na yung simpleng tap, syempre hindi ko naman pwedeng yakapin po ang lalaki ano. Pero yung simpleng tap, simpleng yakap sa mga kasama mo sa cell call, leaders mo, alam ko malaking bagay yun. Mm. Kaya yun yung isa sa gusto ko na bukod na ma-encourage ko sila, bukod na makonek ko sila sa love ng Lord, gusto ko na maparanas ng Lord yung love niya through them, through me. Mm-hmm. Kaya, yun ay nung nakaraan po nag-launching ang Wild Side natin. So, pwede bang mag-engage dyan ng mga Wild Siders? Comment kayo, mag-thumbs up naman yung mga Wild Siders natin. Kung nabitin kayo sa ating Wild Side kasi, napansin ko pastor yung mga kabataan niya, hindi lang po yung kabataan eh. Nag-post po kami na kung meron kang isang tanong sa buhay mo. Mm-hmm. Ano 'yun? Ayun, maganda 'yun ha. Ano po, pwede po ninyong i-comment ito kung meron kang tanong sa buhay mo. Mm-hmm. Ano 'yun? Comment down below. Uh-huh. Kahit ano, anong topic, basta may question mm-hmm. ka na kailangan mo, sa tingin mo, kailangan mo ng answer. Yung hirap-hirap ka dyan. Yung wala kang mapagsabihan. Yan. So, ilagay mo lang dyan. Comment kayo. Huwag mong isipin na maliit lang yan. Ang mahalaga po dyan, na i-express mo. Yes. Yung iyong question in mind. So, put that in the comment section. Comment down below. Ano yung... Kung may isa kang tanong sa buhay mo. Yan. Ano yun? Kung meron kang isang tanong sa buhay mo, ano yun? No? Tawag yan, echo. Alingaw-ngaw kasi, yan. Kasi, ano, nagulat po kami. Talagang, ano eh, may mga questions. So, hindi lang siya pang kabataan? Hindi po. Oo. Kaya talagang... Kasi pwede rin asawang babae may tanong, mm-hmm. asawang lalaki may tanong, ang anak may tanong. Mm-hmm. Kasi ito pong family natin, hindi lang siya pang youth, mm-hmm. hindi lang siya for parents. Ang maganda talaga dito sa family natin is wholesome. So, pwedeng merong mga Zoom gathering ang mga mothers, fathers, at ang mga Wildsiders, syempre meron din. Yun. So, tuloy natin yung ating pinag-usapan last week. Sige. Pag-usapan natin. Madaling kausap, no? Ang pinag-usapan natin last week, ano nga yun? Natanda nyo? La Familia. We? La Familia ba? Sagrada. La Familia. Sagrada. La Familia. No? Ang banal ang pamilya, no? Banal ang pamilya. Sagrada, no? La Familia. So, yun yung bagay na pag-uusapan natin, part 2 na pag-uusapan natin ngayon. And let's pray together. No, let's pray together and allow God to enlighten us. Amen. No, amen. According to His Word, not the standard of the world, but according to God's Word. Ano ba talaga ang layunin ng Panginoon sa pamilyang dinisenyo niya? Oh, yun po yung babalikan natin. Doon po tayo sa disenyo ng Diyos. Hindi po yung kultura ng mundo, kundi kung ano ang plano at disenyo ng Diyos sa bawat isa sa atin. So let's bow our head and pray. Hilingan natin si Diane na mag-pray po sa atin. Let's pray. Heavenly Father, maraming salamat po sa privilege na to na we can talk about life, we can talk about relationship, we can talk about our lives getting connected into your will, getting connected into you. Yeah, Lord, as we do this tonight, Lord, mag-glorify ang pangalan mo. And we pray for our pastor, Lord God, that every word na sasabihin niya, Lord, is magkaroon ng impact sa buhay na basa sa amin. Dahil amen. Alam ko, Lord, that you will be using him as an instrument upang, Lord, yung mga akala naming okay na is mas lalo pang maging better as we hear your word. We're praying for every first timer. We're praying for our friends, for our invites right now, or yung may mga napadaan lang sa aming mga aming social media accounts. God, I pray na tapusin nila to at ma-encuentro po nila yung love, yung meaning ng life na nagmumula sa iyo. We're so excited to receive great news, to hear great news na binagong buhay mo at inaayos mong pamilya because, Lord, ito yung dahilan bakit mo kami tinawag. Yeah, excited kami, Lord, for tonight. We love you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. And amen. So, pwede ba nang palakpakan natin ang Lord? No, palakpakan natin. He's the best God. Meron na isang tanong. Grabe, si Joshua Versosa II. Okay, may tanong na siya. Ayan, bakit niya? Minsan nawawala yung consistency sa pananampalataya? Okay, so Joshua,
Mamaya, sasagutin natin mamaya, ha? No, ang bilis magtanong, ha? Thank you so much for your cooperation, for quick your response. Quick response. So, thank you. God bless you, Joshua. Kahit po PM mamaya, o kaya ay mga wildsiders. So, kahit po mamaya, pwede natin itong i-ano, ibigyan ng attention. So, thank you. Anong pangalan lang? Joshua. Si Joshua, no? Thank you, Joshua. Wildsiders, pakitulungan kami. Tulungan kami, ano, sa, lalo sa mga ushers po natin. Mm-hmm. So, binasa kong verse last week, yung pong scenario ni Peter doon po sa Bantay Bilanggo. No, Bantay Bilanggo. And noong pong nagtanong sila, ano yung dapat nilang gawin? Sabi niya, they replied, believe in the Lord Jesus and you will be saved. You and your household. So, ibig sabihin pala, ang kaligtasan, ang disenyo ng Diyos sa bawat individual at sa bawat pamilya. So, that is God's design. So, we need to be saved. At pinag-usapan na natin last week, maraming iniligtas tayo ng Panginoon. Niligtas tayo ng Panginoon sa aksidente, niligtas tayo ng Panginoon sa karamdaman, niligtas tayo ng Panginoon sa isang sitwasyon. So, maraming kaligtasan na ginawa ang Panginoon sa atin, na na-experience natin. And, lagi po kayong magtiwala na ang Panginoon ang kaligtasan natin. Oo, bagamat may panganib, pero may Diyos na tagapagligtas. God will save you. No, God will save you. Hindi lang siya sa physical, ganun din sa spiritual. No, kasi ang tao, composition of physical and spiritual. No, yung pong ating kaluluwa, ay talaga pong nasa espiritu po yan, no? Na doon sa daigdig na hindi nakikita ng karaniwang mata. So kaya, yun po yung disenyo ng Panginoon sa atin. Ikaw at ang iyong pamilya ay maliligtas. Yan po yung gustong-gusto ng Panginoon sa atin. Na maliligtas ka sa maling kaisipan, maliligtas ka sa maling paniniwala. Naranasan mo na ba yun yung meron kang kaisipan na mali? Maling paniniwala, maling damdamin. No, so pwede kang iligtas ng Panginoon diyan. Maling pananampalataya. Dati parang ang lagi ko sinasabi, kailangan ko munang makita bago ako maniwala. Okay, so pero, that's logic, ha? Logic. Pero pwede pala na paniwalaan ko munang mangyayari saka ako makita ng manifestation ng physical eyes. Okay, so talagang pwede palang madaya tayo na kagaya ng tanong kanina, 'di ba? Bakit merong hindi nagtutuloy-tuloy sa pananampalataya. So, pwede siguro ito na minsan nagkakaroon tayo ng nami-misfocus tayo. And then, pag misfocus ka, nagkakaroon ng naro-wrong choice ka doon sa dadaanan mo. Kaya nawawala ka doon sa right track. Pero maganda sa Panginoon, pwede kanyang isave eh. Pwedeng mag-U-turn. Pwede kang mag-U-turn o kaya i-retract ka ng Panginoon. So, ang kailangan lang natin talaga, magtiwala tayo sa Diyos na siya yung ating tagapagligtas. So, you need to trust God. No? Believe God, trust God to save us. No, yung pulong palaging gustong-gusto ng Panginoon na magtiwala tayo sa Kanya, alam niyo po ba ang pagtitiwala ay ginagamitan ng damdamin? Ang paniniwala po, ginagamitan ng kaisipan. So kaya mahalaga po talaga sa kaligtasan, yung dalawang yun. Yung paniniwala sa isipan, yung pagtitiwala sa damdamin. So kaya talagang dapat ano yun, active yun sa bawat isa sa atin. Kasi yun yung human soul. No, yun yung human soul. Kaya importante talaga na bilang individual, naniniwala ka and then nagtitiwala ka. So yung cognitive level at saka yung affective level. Yung paniniwala sa isipan, yung pagtitiwala sa damdamin. Alam niyo po ba ang isipan at damdamin, ginagamit 'yan sa relasyon. No, ginagamit 'yan sa relasyon. Kaya minsan sa pamilya, merong maling damdamin. Oh. Merong hindi lang maling damdamin, maling unawa. No, pag sinabing maling unawa, nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan. Sa English, misunderstanding. Pero, nagmula yun sa unawa. So, dito yung nagmumula sa kaisipan. No? Kaya po, ang maganda dito sa ginagawa ng Panginoon sa atin, God can save us.
sa maling paniniwala, God can save us sa maling nararamdaman, at God can save us sa mga bagay na umaalipin sa iyo. Maaring alipin ka ng masamang ugali, maaring alipin ka ng bisyo, maaring alipin ka ng utang, maaring alipin ka ng kahirapan, maaring alipin ka ng karamdaman, God can save you. Just trust Him. Just trust Him. Magtiwala ka lang sa Kanya, maniwala ka lang sa Kanya, at ililigtas ka ng Panginoon. At pag niligtas ka ng Panginoon, ikaw at ang iyong sambayan, damay. So may mga pruweba na tayo dito na sa bawat individual, kahit bata, nakakilala sa Panginoon, buong pamilya niya ngayon, no? Mm. Kagabi, di ba? Nakita nyo kagabi yung usapan natin after ng communion natin kagabi. Meeting after the meeting. Meeting after the meeting, yung mga pasunugan ng signal, paubusan ng load. Yung mga nakasama namin hanggang 11:30. Hanggang 11:30. No, at ang ganda ng kwentuhan, no? Ang ganda ng tawanan. Gusto kong i-shout out si Kuya Jun Bakbak. At saka Jun De Los Santos. Saka si Jun De Los Santos na pala siya. Yung Jun Bakbak pala, ano yun? Code name FB niya. FB name. Oh, FB name niya yun. No? Maganda saka po. Si Jasmine Aparato. Si Jasmine Aparato, si Ayola. Si Ayola. Na, si Regino. No, si Nochi, si Ati Lali niya. Kasama natin kagabi. So, napaka-importante ng relasyon. No? Napaka-importante yun. Kaya, lagi nating tatandaan yung damdamin na dapat nagkakaunawaan. At mangyayari lang yun kapag tayo ay nakaranas din patawarin ng Panginoon. Yun lang talaga. So magtiwala ka lang, maniwala ka lang, patatawarin ka ng Panginoon. Ikaw at ang iyong sambayan. So talaga na yung kwentuhan natin kagabi, tuwa ako. Kasi ang kwento ni Kuya Jun, nagmula daw kay AJ. After nung kay AJ, yung mama at papa ni AJ, ngayon sila na. Lolo. Oo, kaya sabi niya kahit matanda siya, ang nagdala sa kanila sa Panginoon, bata. So, talagang nakakatuwa itong mga bagay na ito. Kaya kapag iniligtas ka ng Panginoon, nakipagrelasyon ka sa Panginoon, damay talaga pamilya, mahal ko. Damay-damay talaga. Damay-damay talaga ang bati. So, you must be saved. You and your household. That is the plan of God for your life. Kaya po, gusto ko pong kausapin kayo. Wala pong black sheep sa family. Amen. Walang black sheep. Maaari, may pinaghuhugutan yan. Maaaring may pinagdadaanan yan. Pero ang problema, nahusgahan agad. Hindi naintindihan. Naabrandan. So yung kausap natin kagabi, di ba si Jasmine? Mm-hmm. So ang ganda raw nang nangyayari, yung testimony niya, ang ganda na nangyayari sa family niya ngayon. Bitin pa daw yun, may part 2. Oh, Jasmine, excited ako sa part 2 mo, si Jasmine Aparato. So excited ako doon kasi yung kwentong pamilya, inaayos ng Panginoon. At saka grabe, dati as in wala daw silang family time. Mm-hmm. Yung bang parang isang kwento din na ang bahay parang boarding house. Okay, oo. At the age of teenager, sobrang nagrebelde. Pero grabe si Lord, sobrang nakakatuwa na sa ganung way, nagpapakilala siya. Mm-hmm. At saka wala sa edad yung pinagdadaanan. Mm-hmm. Talagang di ba nga po sinasabi na talagang humits na siya eh. Oo. Mga 15, 14 eh. Talagang nakakalungkot, no? Na minsan ang pamilya talaga, dahilan sa hindi pagkakaunawaan, sa labas samahan, nahuhusgahan, sa labas po siya sumpong ng paglingap, sumpong ng pagtanggap. So, pero hindi ho yun ang disenyo ng Panginoon sa pamilya. Ang disenyo ng Panginoon sa pamilya, ililigtas po ng Panginoon ang inyong pamilya. At ang kaligtasan pong ito, hindi po siya relihiyon, yan po ay relasyon ninyo sa Panginoon. So, dadalhin mo po yung pag-ibig ng Panginoon sa inyong tahanan. Kaya natutuwa ako, marunong na yung mga tao magparamdam ng pag-ibig at pagmamahal, pang-unawa, pag may gumawa sa kanya noon. Oh, ito nga, kanina po, di ba, nasa prayer tayo. Shoutout ko lang. Sige nga. Kasi kanina po, nasa ako, di ba po, nakalaki Joanne, may kinuha akong mga manual. So, nabang nasa evening prayer, nakita nila si Lara Arada ba yun?
Pero si Precious, pamangkin niya ati Joanne Katubig, nagulat si Ate M, sabi niya, nag-amen si ano si Lara. Sabi, sino yung si Lara? Tapos sabi niya, si Precious yan. Sabi niya, sige, chat ko, magka-comment ako. Sabi ko, amen, Precious, ganyan-ganyan. Tapos sabi ni Precious, I miss you, Ate Diane. Sabi ni Ate M, nasabihan ko pa ng pamangkin mo ng I miss you. Parang nagulat siya kasi nag-I miss you sa akin si Precious. Uh-oh. Sabi niya, oo, simula ngayon, ano, natutunan din ni Precious ngayon na mag-express ng sarili niya. Kasi, though hindi ko pa talaga siya masyado nakakikilala, kaya shoutout Precious, magbabanding pa kami sa mga susunod. Mm-hmm. Pero magkikreate kayo ng memory. Sinasabi sa akin kanina ni Ate Kat na hindi ganyan yun dati. Na hindi siya ganun mag-express sa mga kapatid niya. Di ba nga kung nagkwento po ni Babu, apat sila magkakapatid. Mm-hmm. So, nararamdaman na ni Babu. Nararamdaman niya ngayon yung relationship. Kasi lumaki sila na magkakahiwalay eh. Mm-hmm. Kaya sabi ko, ang sarap na naaayos dahil nagiging language na din nila yung ganun. Naiiyak ako ah. Naiiyak ako dyan sa kwentong ganyan ah. So, importante po kasi yung business ni Lord na gagawa natin. Amen. So, hindi ho tayo relihiyon. We are not religion. Lagi po namin sineshare ito. We are God's family. Amen. And if you receive Jesus in your life, you will become part of this family. And you and your household will be saved. Amen. So kaya talagang yung buhay natin, talagang pagpapala sa marami pag tinanggap mo yung Panginoon sa iyong buhay. Amen. So that's relationship. There's more. So there's more. Nakakatuwa itong mga bagay na ginagawa ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin at saka ng pamilya po natin, no? Kaya wag po tayong sasawa sa pag-ibig, sa pagmamahal, sa pag-unawa sa mga tao. You and your household will be saved. Grabe, oh, nag-comment si Tatay Bulante. Totoo daw yung sinasabi natin na wag tayong magbabrand ng black sheep. Mm-hmm. Kasi sabi niyo, kaya nga po, Pastor, hindi ako nakapag-aral dahil sa salitang boplok sa ko noong araw. Oh. Grabe, kaya talagang yung weight of our, yung mga bagay na sinasabi natin, it could create or destroy someone's future. So, nag-comment ha? Nag-comment po si Tatay Bulante. So, talaga ako sa'yo, Tatay. Saludo talaga kami, Tatay. Bilis mo talaga po, Tatay Bulante. Sa social media. Hindi ka ganun. Mahusay ka, matalino ka eh. Meron kang pusong handang matuto. Mm, yeah. Kaya ngayon, tuwan-tuwa ako. Kasi imagine mo, you are... Ilang bang taon siya? Huwag ko nang banggitin. Basta, 21 ka lang, Kuya Ramos. Pero grabe yung pagsabay mo sa technology, hindi ka naiwan. Mm-hmm. So, ibig sabihin, madali kang matuto. Yung iba, dumadaing na yun. Hindi sila marunong nito, pero ikaw marunong. Kaya hindi totoo yun. Pwede ka pang matuto, Kuya Ramos. At yung sinabi mo na confirm, kasi matagal kang na-brand. Nabulag eh, na-brand ng ganun eh, no? Parang tinanggap mo na sa sarili mo. Dahil na nag-brand, syempre, yung mahal mo sa buhay. Kaya, parang confirm, parang nisip mo, Mira, sino pa maniniwala sa akin yung mahal ko sa buhay? So, talagang nakaka-discourage siya. Mm-hmm. So, talagang ang salvation ng Lord, kailangan natin eh, no? Naranasan mo na rin ba ma-discourage? Opo naman. Yung mga simpleng ano lang, minsan ikumpara ka sa naniniwala ka, marami makaka-relate dito. Yung simpleng may kumpara ka lang sa pinsan mo, may kumpara ka sa kababata mo. Ano yun, sobrang nakaka-discourage yun eh, pero... pero ano, kasi ano eh, dahil nga yun yung naririnig mo, kakala mo yung, kaya... Totoo yun eh. Hindi lahat ng naririnig natin, yun yung katotohanan. Kaya, it depends on you how you will receive it. Kaya nga, ang maganda ngayon, hindi tayo nakatingin dun sa nakaraan na mga nabanggit sa atin, mga nakaraang na-declare sa atin. Kapag alam natin at naintindihan natin kung sino tayo at ano yung identity natin sa Lord, kahit anong sabihin pa ng mahal natin sa buhay, basta alam natin kung anong pinramis ng Lord sa life natin, hindi tayo may insecure. Hindi, magkakaroon tayo ng courage na hindi, Lord eh, hindi ito yung pinangako mo sa akin. Mm-hmm. Kaya, wag tayong ma-stop kung feeling mo ngayon persecuted ka sa family. Kung ikaw pa lang ang firstborn sa family, it's not too late. Kasi si Lord may pangako.
Kaya ipaglaban natin kasi it's worth fighting for. Yun. Worth fighting for. Yeah. Ha? Ipaglaban. Oh. Ipaglaban mo. So, mga kasama. Excited ako. Dying ko. Excited ako. Siyempre kayo mga magulang. Excited ako dito din sa mga ganito pinag-uusapan natin, no? Kasi it's all about life, no? Kaya po itong ginagawa natin, mga kasama, nagbabago tayo ng buhay, nagbabago tayo ng pamilya, at nagbabago tayo ng bansang Pilipinas. Kaya pwede bang paki-heart natin dito yung mga nag-i-engage ngayon, you are a part of nation transformation. Amen. So this is not the business of the world, but this is the business of the kingdom. Kaya ang bawat isa sa atin, bagamat may nararamdaman, sinabi mo kanina, no? Bagamat may naiisip, hindi totoo yun. Ang totoo yung sinabi ng Panginoon. So, kaya ang aking paalala sa bawat isa sa atin, maaari ngayon may nararamdaman ka, may naiisip ka patungkol sa iyong pamilya. May naramdaman ka, nasaktan ka, minsan nasabi ng ibang tao, patungkol din minsan sa sarili mo. Yun ang pinakamahirap sa lahat, eh, no? Yung bang sinasabi ng mga mahal mo sa buhay, parang totoo. Pinaniwalaan mo na din. No? Confirm. Kinukonfirm mo eh, no? Kinukonfirm mo. Hindi ba, Pastora, may nagkwento po nun eh, na binaran din siyang black sheep, pinanindigan na lang niya. No. Parang ano, paano yun? Paano nangyari yung gano'n? Hindi ba ano? Maski naman sa mag-asawa eh, no? Minsan meron kaming scenario na minsan pagka yung sinasabi mo ng sinasabi na ng babae, halimbawa lang, ano, hindi naman yung sa amin dalawa. So minsan kasi yung power of words sa sinabi mo sa hindi, sa akin, sinasabi mo lagi sa akin, ang pogi mo eh. Ngayon, minsan daw, ang mga lalaki, dahil sinasabi ng mga babae, gusto nilang gawin na lang totoo yung ibinibintang. Parang may papatunayan. Oo, parang papatunayan. Para hindi ka na lang, para matigil ka lang sa kabibintang mo. Para bang totohanin ko na lang. Ganyan pala ang tingin mo sa akin. Yun, mga ganon. Okay. So, kaya pala, totoo ako sa'yo, lagi mo sinasabi sa akin, pogi ko. Ay, ako. Lagi niya sinasabi, ang pogi mo, pogi mo. Ay, naku, third wheel na naman kaya, ako. Kaya nagmamanipose. Ay, naku. So, mga kasama, ikaw at ang iyong sambayan, mahalaga sa Diyos. Mahalaga din, ano? Babantayan mo rin yung sarili. Binabanggit mo. Na salita. Kasi sinasakyan yun ng kaaway para sa masabi niya ni Pastor, sa spiritual realm muna nangyayari bago mangyari sa reality. Mm-hmm. So, lalo pag galit, ano eh, dami natin nasasabing pangit. Dami natin nasasabing hindi sinasadya. Pero hindi mo naman mean yun eh. Masakit din sa kalooban mo. Oo. Dahil galit ka, nasabi mo. May ibang tono. No, kahit maganda yung intention mo, kasi may emosyon, yung tono mataas. Hindi rin. Minsan, kahit hindi may mababa tono, pero may tagus. Tagus eh. Ah, ganon. Butas. Talagang may ganon. Kahit mababa. Minsan, kahit sintonado, basta ang laman nung sinabi mo, sobrang sakit. Wala yung, yun nga, naalala ko sinabi sa akin yun eh, ng isang mentor namin. Sabi niya, kapag sinabi mo sa isang taong pangit, kahit anong tono yan, pangit pa rin ang dating yan. Pangit! So, pangit pa rin. Pangit pa rin ang dating. So, wala sa tono. Uh-huh. Wala sa tono. Nasa sinasabi. At nasa nagsasabi. maganda. Basta sinabi mong ganun. Maganda yun. Okay, so, choice of word. Yeah, choice of words na binabanggit natin, napaka-importante. So, kaya ho, sa gagawin natin, sa ating buhay, sa future natin, doon po kasi tayo palagi, doon sa future. Hindi na po, wala na tayong magagawa sa nakaraan. Tapos na po siya eh. No, dito po sa present natin, meron pa. Pero ang pinakamatindi talaga, yung future. So yung present natin ngayon, i-build natin talaga kay Lord. You and your household will be saved.
That is God's promise for you. So, hindi ko alam kung anong sitwasyon mo ngayon, pero pangako ng Diyos yan eh. Siya ang nagsabi nito sa atin sa pamamagitan ng mga alagad ng Panginoon. Kaya, yung kapangyarihan ng Diyos mag-manifest sa atin. Sapagkat ang salita ng Diyos ay kapangyarihan ng Diyos para lumikha, para gumawa. Yan po yung word of God. Para lumikha, para gumawa. Yung salita ng Diyos na yon, pinapapangyari niya sa buhay mo, sa buhay ng pamilya mo. That's the power of the word. Kaya, pag yung sabi nga, yung choice, yung pagpili ng salita, dapat ang talagang lalabas lagi sa atin yung sinasabi ng Panginoon, yung buhay ng Panginoon. Kaya, ang buhay natin na talagang disenyo ng Diyos ay banal, ang pamilya natin na talagang ang disenyo ng Diyos ay banal, maaaring sa sitwasyon natin ngayon, wala ka pang ni bakas, ni anino hindi mo makita sapagkat madilim lahat, there is hope. Amen. There is hope. So kung ano man ang sitwasyon ng buhay natin ngayon, ikaw at ang iyong sambayan ililigtas ng Panginoon. Bakit ka ililigtas ng Panginoon? Eto, dito ako excited sa pangalawang bagay na gustong ipaunawa sa atin ng Panginoon. Yung sinabi doon sa Joshua 24:15, doon sa huling statement ni Joshua. Gusto kong banggitin, hindi na yung lahat, kundi yung huli na lang. Sa Bible po ninyo, sa bahay po ninyo, buksan nyo rin po ito. At ito yung statement ni Joshua. Sa Old Testament, si Joshua, he was a leader of his family. He was a leader of his generation. And he was a leader of his country. Tingnan nyo po yung statement niya. At gusto ko po na meron po tayong presidente, meron po tayong nasa government officials at mga sangay ng pamahalaan na ganito po yung mentality. Kaya po ginagawa natin ito. And ang pamilya at ang bawat individual, dapat isa lang ang audience natin, si Lord. We will serve the Lord. So as a family, if you want to be sacred, as a family, we need to be a servant of God. Si Lord lang talaga, we are the person with the audience of one. Isa lang talaga audience natin. May nakakakita, wala nakakakita, hindi ako nakikita ng anak ko, hindi ako nakikita ng asawa ko, pero may nakakakita sa akin, si Lord. Sabi ng Joshua chapter 24 verse 15, yung later part nito. So, we will serve the Lord. You and your household, we will serve the Lord. Sabi po ni Joshua dito, but as for me and my household, we will serve the Lord. Kaya po ang pangarap ko pagdating ng time, ang bawat individual, ang bawat pamilya, at ang bansang Pilipinas, yung Diyos na buhay ang pinaglilingkuran natin. Yeah, excited ako talaga doon. Makakakita ka ng ano, makakakita ka ng artista na kamukha ni Kristo. Amen. Oh, at ngayon kagaya ng yung mayor ng ano, mayor ng Pasig. Si no, yung mayor ng Pasig, Bico. Si Bico Soto, yung mayor ng Pasig. Natutuwa ako sa kanya kasi godly person ito. Mm. Kasi ano, yan eh, na-raise talaga siya sa ano, start yung baby, bata pa. Bata pa lang siya yung mother niya. Siya. Nag-stand out talaga to do what is right. Mm-hmm. Beyond her comfort zone. Mm-hmm. Talagang ano siya, nabuhay siya talaga ng katuwiran. Pinili niya yung mabuhay ng tama. At nakita yon ng kanyang anak. Mm-hmm. That's my prayer. That's my prayer. Kaya po, sa panahon natin ngayon, ang inihahanda natin, next yung generation. Magandang henerasyon, yung next generation. Mm-hmm. Kaya ang prayer natin pagdating ng time, lahat ng mga tao na maglilingkod sa Panginoon nasa government officials. Amen. Nasa business, nasa show business. No, lahat ng ito ay maka-Diyos. Kaya mataas po yung morality pagdating dito. Kasi sa panahon pa ng mga Roman Empire, may mga theater na eh. So, kaya lang corrupted. No, ang gusto ng Panginoon ibalik yung original na disenyo kasi God is a God of art. So, lahat ng bagay na meron tayo, we will serve the Lord.
Kaya ho, bawat pamilya, dapat po ang sentro, walang iba kundi ang Panginoon. Na ho, yan po yung bagay na dapat makuha natin. We will serve the Lord. As a family, again, we will serve the Lord. So, paano natin malalaman itong mga bagay na ito? So, kapag ka po pinag-usapan ng mga bagay na ito, when we talk about relationship to God, when we talk about service to God, ganito po yung magiging setup natin. Kapag ka po prioritizing, sabi kasi ni Lord, seek ye first the kingdom of God. As a family, we seek the Lord. O, yun po yung talagang dinanasa ng Diyos. Pagka po prioritizing, no, prioritizing talaga. Pag prioritizing, nasa ano yun, triangle ang kanyang structure. No, structure niya is triangle. Pag prioritizing. So, pag prioritizing, si God, family, then ministry, and others. So, naka-triangle po yun, no? Ang structure niya, si God, family, and then ministry, and then yung others. Yan po yung structure nito. Kaya po walang question dyan. Mm-hmm. When we talk about prioritizing, God is the first. Eh, siya po yung top priority natin. So, mas higit siya sa buhay ko. Mas higit siya sa pamilya ko. Mas higit siya sa pangarap ko. Because He is my priority. But, when we talk about function, iba yon. Iba yung prioritizing, iba yung function. Hindi siya dapat nagugulo. Maraming pamilya, dito nagkakaroon ng problema. Ang hangad ng Panginoon, we will serve the Lord. Paano yon? So, ang kailangan natin makuha dito, yung centrality, yung gitna. Pagka pinag-usapan ang function, it means to say 100% effectivity. No, it is 100% effectivity. So, ako po bilang pastor, function ko po yun as a pastor. Dapat 100% pastor po ako. Siya po ay asawa ko at asawa niya ako. Kaya po dapat mag-function po ako, hindi lang basta pastor, mag-function po ako as husband 100%. At magpa-function din ako bilang father as 100% to my daughter. So when we talk about function, you need to give 100%. And you can give 100% function if Jesus at the center. Ang principle po niyan, electric fan. Ang electric fan po, may mga blade. No, umiikot po yung blade na yon sa electric fan. Minsan may tatlo, minsan may apat. May nakita po akong electric fan, lima yung blade. So, meron po dyan family, meron po dyan husband, meron po dyan yung kanyang function, meron po dyan yung pagiging father, pagiging husband, and then career person. Every individual, when we talk about function, see to it that you are 100%. So, kapag ka ikaw ay 100%, you will become functional and we will serve the Lord. Amen. Hindi ka kompetensya ni Lord ang pamilya. Amen. Hindi ka kompetensya ni Lord ang trabaho. Yeah. No, alam niyo kasi marami pong kaisipan ganito eh. Kulang na kulang ako. I am 50%. So I need another 50% for me to get the 100%. Hindi ho ganun. Kaya po maraming mga single ang nagkakamali. Gusto po nila agad magkaasawa para maging 100% sila. Tandaan nyo po, kapag kumuha ka ng, pag ikaw 50-50, tawag sa'yo kulang-kulang. Hati-hati yun eh, 50% eh, no? 50% is kalahati. So, hindi ka pwedeng maging 100 kung kukuha ka ng makakapartner mo. So, ako po, 100% husband. 100% pastor. So, siya po, 100% wife. Siya po, 100% daughter. So, anong ibig sabihin nito mga kasama? Sa mga single na naandito, huwag po kayong maghahanap agad ng kalinga sa labas. Kailangan nyo ng kalinga ng Panginoon. Kaya ho, we will serve the Lord.
And I hope and I pray na sa bawat isa sa atin dito, nakuha natin yung centrality nito. When we talk about priority, triangular po ang structure. Pag pinag-usapan po ang function, centrality po ang kukunin po natin dito. And Jesus must be on the center. When we talk about function, Jesus at the center. But when we talk about priority, Jesus on the top. Kaya po, walang kaguluhan dito. We will serve the Lord. So kaya mga kasama, dapat unahin natin ang Panginoon sa buhay natin. Isisave ka niya, ikaw at ang iyong sambahayan. Kaya kay sinave ng Panginoon, ikaw at ang iyong sambahayan, we will serve the Lord. We will serve the Lord. So that's all for tonight. That's all for tonight. May part 3 pa po tayo. May part 3 pa po tayo kasi hindi po matatapos ito ngayong gabing ito. Kasi gusto namin po na mag-minister po sa inyo ngayon. Gusto po namin na maipag-pray po kayo. Gusto po namin na makapag-ministeryo po sa inyo. Maaring merong kang kakulangan, merong kang emptiness. Hindi ka satisfied. You want something in your life. At marami ka nang nasubukang kunin sa buhay mo. Pero you want more. Wala kang satisfaction. Na walang satisfaction. Alam nyo, ang kailangan mo lang talaga, walang iba kundi ang Panginoon. You need God in your life. Maybe sa family mo, nakikita mong hindi maganda. Don't judge them. Don't judge your wife. Don't judge your children. Vice versa. Wala po tayong karapatan na gawin ang mga bagay na ganun kasi po, masasaktan lang natin ang sarili nating buhay. Sasaktan din natin ang sarili nating pamilya. Bigyan natin ang Panginoon ng pagkakataon na kilusin ang bawat isa sa atin. O, kaya, love, pwede bang ipag-pray mo ang mga pamilya na nandito ngayon? Pag-pray mo ang bawat individual na nandito ngayon? So, pwede po bang ipag-pray po namin kayo? At pwede pong i-comment ninyo sa ating comment section kung ano po yung iyong nararamdaman, kung ano po yung iyong naiisip, kung ano po yung iyong prayer request, pwede nyo rin pong ilagay yan sa ating comment section. And we are here. We want to minister to you. You and your household will be saved. You and your household will serve the Lord. Amen. So that is God's design for your family. Maybe it is impossible for you right now, but I tell you, for God, nothing is impossible. With God, nothing is impossible. Yeah. So love, pwedeng pakilid sa prayer? Kaya po, lagi niyo pong tandaan, wala hong perfect family. Walang perfect husband, walang perfect children. Pero gusto kong i-challenge ka na, kaya ka nilagay sa pamilyang yan. May tiwala sa'yo si Lord. Amen. Na ikaw ay makikiko-operate. Amen. Para maging solusyon. Mabuo. Mabuo. Maayos. Kasi po ang design ng Lord sa pamilya ay masaya. Amen. Ang design ng Panginoon sa pamilya, nagkakaunawaan, nagkakaintindihan, nade-develop ang love. Kasi po, ang gusto ng Lord, mag-raise up tayo ng godly generation. At makapag-contribute din po tayo sa solution para po sa mundong ito. So, gaya po na sinabi ko, hilingin lang natin sa Lord na, Lord, magde-declare po ako na ako po ay magiging bahagi ng solusyon sa pamilya ko. Lord, ang mindset ko po, i-correct ko po, ang akin pong damdamin, Lord, babantayan ko para hindi ako magkasala, para hindi ako makapanakit. Yeah. Amen. So, let's pray po. Kung nandyan po sa katabi mo yung family, ito yung minsan na nami-miss ng family, ano? Hindi ko maalaman kung bakit minsan nagkakahiyaan. Kasi po, ganun kami sa pamilya dati, hindi kami showy. Na-miss namin yung opportunity na yun. Pero sabi ko nga, sa family namin, yun naman yung na-develop. So kung hindi man namin nagawa sa family ko dati. Yung pinanggalingan mo pamilya. Yung pinanggalingan kong family, dalaga pa ako. Kasi sobrang busy ang family ko, sobra sa negosyo, madami, lahat ng oras nila, lagi nilang dahilan para sa amin. At totoo naman na naging kami ang naging beneficiary ng lahat ng pinaghirapan nila.
Pero ngayon ko na miss, ngayon ko po na miss yung attention na dapat na ibigay sa amin. Pero hindi ko sinisisi dahil never na dumating po yung time na nag-Sunday na hindi niya kami dinadala. May business po kami sa palengke pero every Sunday sarado po kami. Ano yung Lord's Day sa amin? Kahit gano'ng kabili, kahit gano'ng kalakas ang tinda, basta sinabi ng parents ko, it's a Lord's Day, so sarado kami. So sa mind ko, maliit pa akong bata nun, na nalagay na yun sa akin na pag Sunday, it's a Lord's Day. So, na yun po yung nakuha ko sa aking biological family ng dalaga. At ang isa lang bagay lang na miss ko, yung magkaroon kami ng intimacy, ng closeness. Bagamat meron kami mga moment na nung mga bata pa kami, alala ko, nagpupunta kami sa San Juan, sa Unimart. Alala ko yun ang lagi kong kinukwento every time na meron ako nakakausap about sa pamilya. Na hindi ko makalimutan, pupunta kami, pamilya kami, kumpleto kami. Maglalatag lang yung tatay ko sa isang damuhan doon sa Unimart, sa San Juan. Tapos, ibili siya ng isang kilong litsyon. Tapos, saya-saya na namin. Yun, hindi ko na makalimutan hanggang ngayon. Naglalaro ka sa ilalim ng mga kotse. Naglalaro ko sa ilalim ng ano. Naabol ka. Ilalim ng truck. Nandun sa may duyan. Tapos, nanay ko, nag-birthday, hinahanap na ako. Yung pala, sa ilalim ng duyan. Yung mga ganon. Pero kulang pa rin yung naramdaman ko doon. Pero, salamat sa Lord kasi pwede mo pang yung hindi, yung kakulangan ng ating naranasan sa ating biological family dati. Kung ikaw ay may pamilya ngayon, pwede mong punuan sa pamilya na meron ka ngayon. At huwag mo nating hanapin pa yung mga bagay na yung nakaraan na yun eh. Kaya sabi ni Pastor kanina, yung future ang ating ibibuild. Na maging maayos, na i-cherish natin every day, every hour, every moment, yung magkasalo kayo sa pagkain, na laking bagay po sa relationship. So, kung meron po kayong tanong, ano nyo lang po, i-comment nyo lang, and then, pwede rin nyo po kaming i-chat, para po, Pastor Lito Peren. Lito Peren po siya, ako po, Tess Peren. Si pwede nyo kaming i-PM, by a messenger. So, by a messenger, pwede po kayo magtanong. Kung ano man po ang aming maitutulong, willing po kami na pakinggan kayo, payuhan kayo. Depende po doon sa naranasan namin. At syempre, based po sa salita ng Panginoon. Kasi yun lang po ang nag-ayos sa amin, yung salita ng Panginoon. At kaya po kami, nagde-declare kami na kami at ang aming sambayan maglilingkod lang sa amin. Let's pray po. Kasama mo dyan sa panonood yung pamilya. Mayroon mong hawakan. Mayroon mong ihag ito. Mayroon mong sabihan ito ng I love you, ng thank you. Kung may kasalanan tayo, may nagawa tayong mali. Say, forgive me, I'm sorry. So, yung mga simpleng words na yon, hindi siya mahaba pero sobrang meaningful nun pag binanggit mo. Tsaka hindi kawalan. Hindi kawalan, nanay ka. Hindi nakakahiya. Tatay ka. Wala ho yun. Basta na-realize mo na meron kang pagkakamali. Basta sa ikaayos at ikagaganda ng pagsasama po niya. Ang hirap nung magsasama kayo na hindi maayos. Kaya po, naniniwala ako. Dapat naniniwala pa ka rin po na pwede pang mabago. Pwede pang maayos ang pamilya. Ang buhay. Ang buhay ng bawat individual. So, sige po, manalangin po tayo. Ngayon, marami pong salamat sa opportunity. Salamat, Lord, sa Gift of Life. Yes, salamat, Lord, sa Gift of Relationship. Mm-hmm. Salamat sa family, Lord. Bagamat hindi perfect, God. Bagamat, Lord, may mga pagkakamali kami. Bagamat, Panginoon, may mga pagkukulang kami. Pero, Lord, we are so proud sa pamilya na meron kami. Yes, God, thankful kami. Thankful kami. Yes. Dahil naniniwala kami na dito mo kami inilagay sa yes, pamilya. Yes, God, thank you so dahil much. Dahil alam namin na lalago kami, magiging productive kami, magiging fruitful kami. God, lagi mo kaming tulungan. Tulungan mo bawat isang membro ng pamilya na magbantayan. Lalo tigit sa bawat salita na lalabas sa aming bibig. Na baka, Lord, nakakasakit na kami. Lord, ingatan namin ang bawat salita na lalabas sa aming bibig.
na bawat dalabas sa bibig namin, Lord, laging makaka-encourage, laging makakapagpalakas sa tao, sa bawat individual, makakapag-build ng future ng individual, ma-accomplish ang bawat dream ng pamilya. Lord, lagi namin i-lift up ang bawat isa, Panginoon, sa iyo. Para, Lord, naniniwala kami na Ikaw ang sentro ng aming mga pamilya. And God, we pray, Panginoon, sa bawat pamilya na narito, kung meron man, Lord, na broken family, God. Lord, naniniwala kami na with God, nothing is impossible, Lord. Gaano mang katagal yung hihintayin namin, Lord, pero nandun pa rin yung heart's desire namin na mangyayari ito. Huwag po kami mainip, kundi Lord, gawin namin yung responsibility namin bilang miyembro ng pamilya na kung saan mo kami nilagay. Lord, i-bless mo ang bawat mga anak, ang bawat mga asawa, at galartigit ang bawat ama ng tahanan, Panginoon. Patuloy mo silang proteksyonan, bantayan, at ingatan, Panginoon. O panglalo, patuloy na maging maayos ang kanilang pagsasama at yung harmony, Panginoon, sa pamilya, Lord, patuloy na ma-develop at ang paggagalangan sa bawat isa. Lord, maraming salamat po sa pangalan po ni Jesus. Amen. Thank you. And ganun ngayong gabi, baka naramdaman mo that you are a black sheep. Pinatunayan mo na ito na buhay ka ng wayward living. Yung buhay talaga na masama. And then, marami ka nang na-receive na judgment. Marami ka na rin narinig na pangit na salita. I tell you, hindi ikaw yan. God wants to save you. God wants to love you more and more. Kaya, kung naramdaman mo yan, tingin mo sa sarili mo, napakasalbahe mo, ang dami mong kasalanan. Gusto ko itang tulungan ngayon na isuko yan sa Panginoon at maramdaman mo ang pagiging bagong ikaw. So ito yung opportunity para sa iyo na si Jesus namatay dahil sa iyong kasalanan, namatay si Jesus para muli kanyang buuin sa magandang plano niya sa iyong buhay. Kaya kung ikaw gusto mong isuko ang lahat-lahat sa Panginoon, kahit na nasaan ka, pwede bang itaas mo yung kamay mo as a symbol of surrender? Lord, I am surrendering my life to you. Amen. Huwag kang maya, huwag kang matakot. No, itaas mo. In a count of three, 1, 2, 3, and repeat after me. Panginoon, pinagsisisihan ko lahat ang aking mga kasalanan. Patawarin mo ako. Ako po'y nangangako na hindi ko na ito uulitin. Pinagsisisihan ko ito. Hindi ko na ito babalikan. Pinagsisisihan ko ito. At tinatanggap kita, Panginoong Jesus, sa puso ko, pagharian mo ako. Salamat po ng marami. Ako na lang mananalangin, Panginoon, pagpalain mo ang mga kapatid ko nagdesisyon, naging matapang natanggapin ka at isuko ang kanilang buhay. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Welcome to the family. Welcome. So kung ikaw ay nagpray, ikaw ngayon ay anak na ng Diyos, welcome to the family. Woo. You and your household will be saved. Amen. You and your household will serve the Lord. So God bless you. Pagpalain kayo ng Panginoon. Pwede ba natin ilagay? I-welcome natin silang lahat. Welcome sa family. Happy newborn. So pagpalain po kayo ng Panginoon, maging pagpapala ang buhay po ninyo sa inyong mga pamilya. The best is yet to come sa buhay po natin. Final word, pero ang gusto sabihin? Gusto ko lang lagi sabihin, lagi tayong mag-contribute sa mas ikagaganda ng pamilya. Ito, lagi kong pinapaulit-ulit, walang perfect. So, wag mo i-compare yung asawa mo sa iba, anak mo sa iba. Never compare. Yun ang parang mas matinding word na pwede kong ma-contribute ngayon sa atin. Never compare. Kasi pwede mo sabihin, buti pa si ganito. Ang sakit kaya dun sa tao pag kino-compare mo. So, never compare your family sa ibang tao. So, i-congratulate natin yung mga taong in-invite natin dito. Oh. Congratulate. Thank you, love. Thank you. Never compare. Siya ang pinakamaganda,
At saka, yung pamilya nyo po, wala po talaga ibang magsasabi niya kundi kayo na lang. Opo. Oo. At huwag nyo rin po naman pindasan. Pamilya nyo nga po, pinintasan nyo pa. Eh, napakarami ng karahasan tinanggap niya sa labas. So, tanggapin nyo na po sa pamilya ninyo. Anak, ikaw, anong gusto mo? Final words sa kanila. Ayun nga po. Reigning Light will always be your spiritual family. Yeah. And ang maganda kasi kung lumayo ka man, feeling mo nawala ka man, ang maganda may pamilya kang babalikan. Yes. At uuwian. Amen. You'll always be a family. Yes. Yes. So God bless everyone. Pagpalain tayo ng Panginoon. Your life is a blessing. Amen. To your family and to this nation. God bless you all. Bless you. Bye. Zoom. Oh.